Welcome to Donmar TV News Channel. CPP delegation from Mindanao and CPP party list Rep. Sara Ilago tried desperately to press for the release of Micaela and Chad Buok, teachers Rochelle and other arrested person, but they failed to proceed with their special mission yesterday in Cebu City as the PNP authorities stood strong with the government's legal mandate and authority. Galing ito sa sambayanan na Viber account, Robert. Anong comment mo dito? Yes, sir. Actually, sir, yesterday, si Rochelle tumingin ng tulong kasi nasa loob man siya ng kulungan. So, nag-request siya na kung pwede ba na tulungan namin siya na makakuha ng independent lawyer niya. Kasi itong lituro siya dito sa pinapagawa ng mga na nag-volunteer, na nag-offer na magiging counsel niya. Which is, hindi niya yun, hindi yun sa her own free will and accord. Actually, basta nalang lumutang daw, Senator ni Perez, Senator ni Arelang Pagos, na they are representing her during the inquest proceeding. But actually, litong-lito siya. So yesterday, dahil nasa loob siya ng kulungan, being the Regional Intelligence Division, nakarating sa akin, so sabi ko, okay, pwede natin matulungan. Yun yung reason, sir, na di nilabas namin kasi gusto ko siyang dinala namin dito sir, sa ating opisina. And sinabi niya sa amin na ayaw ko na na maging mag-represent sa ating itong dalawang abogado na ito na from NUPL. Hindi ko sila kilala personally. Sabi niya. Ngayon, meron siyang kinungang lawyer niya and that is Attorney Joey Borinaga, sir. Na meron na siyang pinirmahan, sir, na legal engagement na Attorney Joey Borinaga will be the one to represent Rochelle during this preliminary investigation proceeding, sir. So, hindi na niya kinikilala yung NUPL as lawyers niya, sir. So, with that, sir, we have to respect her kasi legal age naman na yung si Rochelle and pwede siyang mag-decide as her own. Kasi sinabi namin yan, sir, during the arrest, when we arrested them, na we are arresting them, and dinasaan namin yan, sir, constitutional rights nila. And ang isang napaka-importanting sinabi namin doon is, you have the right to have your own counsel at your own choice. And if you don't have, then kung hindi nyo kaya, mag-provide ang gobyerno. But in this case, siya mismo, sir, ang voluntarily na namili ng abogado niya. So, dahil nakakulong, sir, we have to help. Tayo man yung humuli, sir. So, tinulungan natin, sir, na makakonect siya doon sa abogado niya. And then, nagharap sila, sir, he voluntarily sign yung legal engagement nila with Attorney Joey Borinaga, sir. Nagbigay ng order. So, anong comment mo dito, Robert? Mayroon ba talagang order galing kay General Sinas? Oh, wala po sir, kasi nungalingan po lahat yan sir, and those are baseless accusations sir. Kasi nungalingan yan. Walang order si General Sinas sa amin sir na ganun ang gagawin sir. But merely a voluntary execution sir ni Rochelle Porcadilla. At yung sinabi nga sir na kinidnap namin, kasi nungalingan yun sir, how could I kidnap a person na kami ang nanghuli na andito siya sa pangangalaga namin? Nasa custody namin yan, sir. Paano namin kidnapin, sir, yung isang tao na nasa custody namin? So, yan, sir. Those are baseless, sir, na situation nila, sir, ng NUPL. So, puro kasinungalingan po yan, sir. Okay. Merong binabanggit dito na ang sinasabi ay was taken from her detention center at the Cebu, di ba, without knowledge of her relatives. Pero nabanggit mo na ito ay nasa tamang edad na. Hindi na kinakailangan siguro yung knowledge ng kanyang relatives. Tama ba yun? Tama po yun, sir. 21 years old na po si Rochelle. Legal age na siya. She can decide at her own. Wala nang kapatid, mother, or whatsoever. Kasi 21 years old na po siya, sir. So, ang malinaw dito ngayon, Robert, ay si Rochelle ay willing na siya na maging state witness against sa kidnapping case laban sa mga miyembro ng Communist Party of the Philippines. Di ba, no? Yes po, sir. Yun po ang sinabi niya kahapon, sir. Naliwanagan siya nung makausap niya yung mga
former cadre na kasama niya dati, sir. So, voluntary yun, sir. Walang nagpumilit na kanya. Siya lang talaga, sir, ang gusto na yun yung gagawin niya. At saka malino dito, Robert, na tinerminate niya na yung services noong mga lawyers na galing sa NUPL. Tama ba yan, ano? Yes po, sir. At meron na siyang pinirmahan na legal counsel niya na yung kay Attorney Joey Buriniaga, sir. Na yun na yung lawyer niya at pero sa kanya, sir. Okay. Tapos meron ditong report si ka Eric Almendras. Sinasabi dito, CPP delegation from Mindanao and CPP party list representative Sara Inago tries desperately to press for the release of Micaela and Chad Buok. Anong comment mo dito? Ano yung sinasabi ni ka Eric dito na parang si Congresswoman Sara Inago ay na humingi na i-release si Micaela at si Chad Buok? Ganun ba yun? I'm not sure, sir, pero this morning, sir, doon sa DSWD Region 7 office, pumunta raw sila po doon, sir, na Congresswoman Sara Inago. But hindi ko masyadong alam, sir, kung ano yung napag-usapan nila doon. But of course, yung the other day din, may pumunta kasi doon na gusto na nilang kunin si Micaela. Siguro, sir, yun din po yung pinalo-up kaninang umaga ni Congresswoman na gusto nila sigurong ilabas si Micaela Hightender. Bukas na natin ipagpapatuloy. Pero malinaw ho ngayon na terminated na ho yung services ng mga attorney na provided ng NUPL. Walang tiwala si Rochelle. Di ba, Emiliano? Wala siyang tiwala sa NUPL. Dahil alam naman natin yung balita, informasyon tungkol po sa affiliation ng NUPL. Di ba, no? Yes, opo. Tama po, tama po. At saka sinabi din ni Robert na walang katotohanan itong pinalabas nilang balita ngayon na si Police General Dibolda Sinas ang nagbigay ng order para ilipat. So ang pagkakapaliwanag dito, nilipat kasi unang-una wala silang cell para pambabae at saka nag-request mismo. Yan ang nakuha ko doon sa ating interview. Okay. Maganda ito. Kasi alam naman natin ngayon, Eric, si Emil at saka kay Bong, na marami na talagang nagsisipagbalikan ngayon eh. And ang importante ay maipaliwanag natin ano yung mga programa na naghihintay. With regards to, sir, sa ating reintegration program, sir, ng gobyerno, wherein ang ating former rebels were supposed to be given housing units. So meron siyang requirements, so that's why ini-explain ko po ng maigi yun para at least makapag-abate sila kaagad. So, sisimulan ko po, sir, kung ano po yung ating tinatawag na ECLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Yung ating ECLIP po, sir, ay ito po yung programa ngayon ng gobyerno to reintegrate or to entice or in-encourage natin yung ating mga kapatid na naligaw ng landas na bumalik into the folds of the law sa gobyerno in order for them to have normal lives. Kumbaga, sir, para marating natin yung ating pinapangarap na ambisyon natin 2040. So i-align natin to lahat, sir, the principle of equity. So dito, sir, tutulungan natin yung ating mga kapatid na medyo naliligaw para at least umangatin sila, para at least pare-pares tayo ng tinitingnan horizon in the future that we will attain the our ambition natin 2040. So out of that program, sir, ito ay merong mga benepisyo na binibigay doon sa ating nagbabalik loob na mga kapatid, sir. Ito ay tinatawag natin na immediate assistance, livelihood assistance, at saka yung ating firearms remuneration. So ito yung tinatawag natin na financial assistance to our former rebels na ina-administer ng DILG or ng Department of Interior and Local Governments. So nagsimula po ito, sir, nung sinasabi ni Presidente na to craft a concrete program to our former NPA rebels that covers shelter, employment, and livelihood and with an effective monitoring and evaluation system. Yung task force balik loob, sir, pumapasok dito sa
Effective Monitoring and Evaluation System. Yung programa, ito yung ating Shelter, Employment, and Livelihood, sir. So yan yung ECLIP. So kami yung nagmo-monitor sa Task Force Bariloche. So ang basis namin, sir, ito yung Administrative Order number 10, Series of 2018. Kung saan, sir, na-create dito yung Task Force Bariloche and then the centralization of all government efforts for the reintegration of former rebels. Ngayon, sir, dinagdagan ito or it was amended under Administrative Order number 25, Series of 2020. Ngayon lang, sir, noong anong last year lang, noong March 18, 2020, amending AO number 10, and then kasi, sir, dinagdag natin dito yung ating former violent extremist, o kung saan is yung, ito yung mga Abu Sayyaf, mga BIFF, Maute, na nag-surrender din sa gobyerno para at least matulungan din natin sila in order for them to have a future para at least ma-reach natin yung ating ambisyon natin 2040. Ito, sir, yung aming Task Force Bariloche Organization. Under Section 1 ng AO number 25, we will organize and designate two clusters that shall focus on former rebels at saka former violent extremists. Ito yung ating dalawang paa. And then meron tayong ECLIP committees that implements on the ground. So kami sa taas, sir, is kinukuha namin yung reports coming from the ground para at least to ensure that lahat ng benepisyo is maibibigay doon sa lahat ng nagbalik loob sa gobyerno. Ang mission namin, sir, sa Task Force Balik Loob is to centralize all government efforts for the reintegration of former rebels in order to maximize socio-economic and political impact by ensuring the effective and efficient implementation of the program, which is the government reintegration program. Ito yung ating agency, sir, na kasama. No? Meron tayong pitong lead agencies ngayon, namely the DND, DILG, OPAP, National Housing Authority, Office of the President, Office of the Presidential Advisor on Local Extremist Group Concerns, at saka yung Department of Social Welfare and Development. Ang ating mga partner agencies are as follows. Merong AFP, Land Bank, DAR, DTI, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, TESDA, and etc. Sir. So total nito lahat-lahat, sir, is 21 agencies ang involved dito sa ating task force balito. Ang aming functions, are coming up to design, implement a holistic assistance package for government reintegration program. And then we review and update our strategic communications as well as programs and projects. We monitor and evaluate and address the implementation issues on the reintegration efforts. And then we coordinate and call upon the assistance and cooperation of concerned government agencies. Provide capability assistance to concerned local government units and then prepare biannual report para at least malalaman ng presidente kung nasaan na tayo sa ating reintegration program. With that, ito yung ating package, sir. It has 8 pillars, namely sa amnesty, security and safety, housing, skills and education, social and community, health, legal, livelihood and employment, saka strategic communication.